Yeah, good day po mga kahimas. At ito na po yung Toyota Vios. Panibagong araw, panibagong vlog at tutorial. So ayan mga kahimas, nagliha ng 1,000 and 2,000 then 3,000. Meron po kasi yung repair na area or spot repair kung tawagin. Ayan, mga part na yan. Para medyo mababawasan yung balatsuwa. 2,000 and 3,000 pagliliha. Di naman authorized na kailangan na lahat lilihahin doon na sa part na pinturahan. And then mga kahimas, napagtanggal na ako ng aspalto. Okay na. Then hindi na rin ako nagliha kasi wala siyang overspray na mga tinatawag. Ayan. Then mapakita ko sa inyo yung gagamitin kong chemical. Kahimas, yung chemical na step 1 natin, rubbing compound 3M, and yung combination ko. Then yung cloth pad gagamitin natin dyan, at sa speed glaze na number 18 ng Migwars gagamitin natin yan ay foam mga kahimas. Ang gamit natin dyan, kahit yung number 83 mga kahimas, pwede rin po yung foam dun. And basahin nyo lang po yung instruction, meron naman po yung kung pwedeng foam or pwedeng pad, meron naman po yung nakaano naman po sa instruction. And foam pad. Then sa step 1 ay tela. So wala po kasi yung overspray yung ano, yung body painted after natin tanggalin ng asfalto. Kaya mag-aano tayo, mag step 3. Nagamit ay rubbing compound 3M step 1 and 2 yung Migwars with foam pad. Yan, meron po yung mga instruction mga kahimas, lahat ang nabibili. At kahit anong rubbing compound po, pwede po 'yon. Kahit anong brand ng rubbing compound. At bumasa lagi kayo sa instruction. Then yung tutorial na pag-apply ng rubbing compound, meron po ako sa akin channel. Pabisit nyo na lamang po. Meron po akong tutorial dyan. Pag-apply ng rubbing compound with foam pad and cloth pad or wool pad kung tawagin sa ibang shop. Ayan. Yung instruction mga kahimas at direction, lagi nyo basahin. Para hindi kayo malito, para sa mga baguhan na gusto matuto mag-bapping or detailing ng mga tinatawag. Totoo po yung mga instruction na yan. Based on my experience. And then, eto mga kahimas ay para naman sa mga handle. So, ganoon din yung mga kahimas, ganoon din yung chemical na gagamitin. Ganoon din. Step 1, step 2. At lagi nyo i-separate yung mga gamit nyo. For example, ayan mga kahimas. Kulay maroon. Then, etong glaze ay dilaw na pad gamit natin. Kumbaga magkakahiwalay yung pad na gagamitin. Magkaibang klase para magkakaiba yung talas. Diba? Meron po yung sa Lazada or Shopee. Meron po yung makakabili po kayo nyan. Mga kahimas. At ito naman mga kahimas ay para sa mga plate number. Ang mga vertical area na hindi po din tamaan. Yan. Mga hindi kaya ng wool pad or bapping pad na malaki na 7 inches or 6 inches. Meron po nyo sa Lazada, makaka-order po kayo. So galing po kasi yung mga Lazada. Yan. Pang step 3 natin mga kahimas ay foam pad din. Nakaseparate din yung kulay syempre, kulay gray. Pang step 3. At APC na wax ang gamit natin. APC wax. Yan. Pwede yung mga kahimas, katulad ng sabi ko, bumasa sa instruction, yung tutorial, meron na po kanya sa akin channel. Pakibisit nyo lamang po. Kahit anong brand po ng wax, basta pwedeng i-bapping, pwede po yun. Kahit anong brand ng rubbing compound, pwede po yun. Then, after natin hugasan, nag-apply ako ng yan, hydrophobic wax. Ang i-apply natin. So, ugaliin nyo rin po mag-tape mga kahimas sa mga plastic at rubber na iwasan yung tamaan ng bapping pad, syempre. At ugaliin nyo rin na tanggalin yung plate number. So, mag-aalis muna tayo ng yan, yung mga tape, mga adhesive. Kakapit kasi yan sa, ano, sa foam pad at sa cloth pad. Kerosene lamang po mga kahimas, kerosene. Ayan. Ugaliin yung tape ang lahat ng mga plastic. At eto mga kahimas ay hindi na ako nag-alis. Wala namang kasi siyang body color. So pure plastic po kasi. Kaya hindi na ako nag-alis ng plate number. So sa likuran na lang ako ng
sa likuran na lang ako ng ano, nagtanggal ng plate number. Body color po kasi. Ito po kasi sa harap ay plastic. Katulad ng sabi ko ay mga plastic area ay tapang niya yung mga hindi pwedeng tamaan ng vaping pad. Huwag niyo po nga kalimutan mga kahimas para hindi po kayo makagalitan ng customer. Meron po kasi masayal ng customer at yan yung mga wiper o galiin niyo po magtakip or takpan. Meron kasi tanggalin yung ano, liquid ng rabi compound katulad po niyan. Mga tilamsik po yun ng rabi compound. Mahirap po tanggalin sa wiper, sa rubber ng wiper. Pwede po yung kahit mga dyaryo or plastic. Kubera nyo na lamang po. Ayan, mga kahimas. So, ayun mga kahimas, nakapag-vaping na tayo ng ilang panel. Ayan. Then, sabila, okay na rin mga kahimas. Nakapag-vaping na rin tayo. Ayan. At meron nga lang ako nakita na ano, yung ano mga kahimas eh, ang sticker. So kumapit yung ano, yung bumakat yung sticker. Kaya pala nilagay ng sticker nung ano first owner eh ano, meron siya mga butas-butas o baka siguro mga tama na mga bato. Kaya nilagay ng sticker. Kaya maglilihat tayo mamaya sa part na 'yan. At ayan mga kahimas, meron siyang hologram. May naiwan, okay? Pwede niyo pong balikan niya, wag niyo po ugaliin na. Hayaan ng ganyan. Ayan, hologram po 'yan. Ayan. So, may makikita po kayo mga hologram, pwede niyo pong balikan 'yan. Wag niyo po hayaan na tabugan lang wax dahil pag nawala po yung wax, ay babalik po 'yan. Kailangan niyo pong gumamit ulit ng step to rubby compound. Diyan sa mayroong mga hologram, pwede niyo pong balikan 'yan. Ayan. Kahit anong step 2 or 2.0 rubby compound na nakakatanggal na swirl mark at hologram, pwede po yan. Nakaalis po yan ng hologram and swirl. So, yan po gamitin nyo po, rubby compound. Step 2 or 2.0, kahit anong brand, pwede po yun. Basta babasahin nyo po yung instruction na nakakaalis ng swirl mark at hologram, pwede po yun. Okay? So, balikan nyo na lamang po para hindi po kayo mapahiya sa customer. Nakakahiya ka sa customer. At pompad po gamitin nyo para hindi mag-cost ng swirl mark at hologram. Huwag po kayo gagamit ng cloth pad. Okay? Yan. Para magkaroon kayo ng idea. Diba? Then yung speed mga kahimas, 1, 2, 3 lang. 1, 2, 3 lang. Meron po akong tutorial sa pagkatanggal ng hologram at swirl mark. Meron po ako dyan sa aking channel. Swirl mark or hologram removal. Meron po ako dyan sa aking channel. Pa-visit nyo na lamang po mga kahimas. Para karagdagang kaalaman para sa inyo, lalo sa mga car wash owner ng mga baguhan na nagninegosyo. Yan. Para kahit umulan ay may tanggap kayong income. Hindi po yung puro car wash lang. Okay? Yan. Share ko lamang po sa inyo mga kahimas at mga kaibigan ko dyan na taga sa baybay na lagi nanonood ng aking mga tutorial. Thank you po ng marami sa inyo. So mag-aalis muna tayo ng tape, gamit ng kerosene, then diretso na tayo vaping. Itong likuran, and yung harapan, yung mga hologram, kailangan natin tanggalin. At gagamit tayo ng APC after natin magtanggal ng hologram. Okay? Gamit ang 2.0 ng MIGWARS number 80 or 83, pwede po yun. Any brand na nakatanggal ng hologram or swirl mark, pwede po yun. Kahit anong brand ng rubby compound. Okay? So, ayan mga kahimas, ay nagliha muna ako sa part na yan bago tayo magtanggal ng hologram doon sa mga sticker. Medyo nasira kasi yung ano niya, top coat, bumakat yung ano, yung sticker mga kahimas, marahil sa first owner, di ba? Gamit ako ng number 3000 na 3M mga kahimas, 3M gamit ko yan para hindi maapektuhan yung top coat or hindi maupod yung mga kantuhan. Kasi delicates, di ba? Ayan, number 3000 po. Ito po yung mga repo or mga tinatawag na mga batak ng bangko. Ayan. So, ayan mga kahimas, tapos tayo ang pagbabapping. Likod. Okay na. Then, ang kulang na lang ay eto. Yan na lang kulang. Tapos itong mga handle, mabapping ko na lang yan.
yung mga taman ng kuko sa loob. Lahat-lahat mga kihimas, lahat. And then yung part na hindi inabot ng ano, hindi inabot ng backing pad. Yun, yung hindi inabot noon. Yung dito. Kailangan pa natin papingin. Hindi kasi pwedeng persahin yun, yung malaking bumping pad, dahil pwedeng makalbo yung pintura. Eto, tong kantuhan na to. Pwedeng maupo dyan. Kaya gagamit tayo ng mini bumping. Or dream wheel. Dream wheel na tinatawag. Sa likod. Dream wheel muna tayo. So, dalawa to. Mga kahimas, dalawa yung dream wheel ko eh. Pa yung isa. Yan, sa mga bagong viewers, meron po niya sa Lazada. Doon po ako umorder. Tsaka mas mura. Sa Lazada po or Shopee. Mas mura. Yan, kasama to. Yan. Yan, mga pang mini bopping. Yan. Meron po niya sa Lazada. Mas makakamura kayo mga kahimas. Ayan. Mas mura. Kasi nung nakaraan kasi ay bumili ako sa ano, ang sa handyman tsaka sa bilihan ng pintura ng mga sasakyan, medyo mahal ng 150. So sayang, di ba? Kaya kung ako sa inyo, sa Lazada lang kayo o Shopee lang kayo umorder. Tsaka marami pa mga kahimas. Marami pa, ayan. Di ba? May mga extra pa ako. Ayan. May mga stock tayo. Ayan. Mga pinagamit ko yung mga ano, mga pa... Ayan, dito. Pwede rin yan. Ayan, ayan. Then, mag wheels, pwede rin po yun. Pag meron kayo mga detailing ng mga mag wheels, ayan. Pwede rin po yun. Then, motorcycle, bopping ng motorcycle, pwede rin po yun, mga mini bopping, di ba? Kasi pag ito kasi ginamit ko sa ano, pag yun ang ginamit ko tsaka ito sa motorcycle, medyo malaki. Ang experience ko yun, tinatamaan yung area na hindi abot, nakakalabo yung pintura. So sayang, di ba? Nakakaya sa customer. Kaya kung sa inyo, kung tatagap kayo ng motorcycle na bopping, hindi sa mga car wash owner or mga magbuhang detailer, ay bumili na lang sa Lazada or Shopee. Mas makakamura kayo. Ayan, mas makakamura kayo. Ayan. Ito pa mas maliit. Mayroon pa mas maliit dyan mga kahimas na bala. Ayan. Maliliit na bala. Diba? At mayroon pa mas maliit. Siyempre. Ayan. Distrap siya. Siyempre, mayroon pa mas maliit dyan. Ayun. Diba? Mas marami kasi yun, pag naglasada kasi yung order, marami kang pagpipilian. Kaysa sa pupunta ka ng handyman, kukunti lang yung pagpipilian mo, or sa mga bilhin ng mga pintura ng mga sasakyan, kukunti lang yung pagpipilian nyo. Kaya meron din silang mga ano, sa Lazada meron din silang, yan, yan, strap, adaptor. Yan, mga adaptor na siya kasama. Pag bumili ka ng mga foam, yung iba walang kasamang adaptor, adaptor, strap. Ayan, yung iba naman meron. Kaya hanapin nyo lang, hanapin kung ano yung mas maigi para mas makamura kayo. Kung nakaraan kasi nakita ko sa online, ay tawag dito, walang ano, walang libreng ano, ganito, puro foam lang, puro foam lang, walang ganito. So naghanap ako ng naghanap, may libreng ganito. Ayan. Kaya nakamura ako, diba? Sa iba kasi, sa mga bilhin ng pintura, pagkakalam ko yung mga ganito, 350. Eh, tatlo na yung nabili ko, 600 yata. O, 400. O, nakalimutan ko na. Basta mga ganun lang. Mga ganun lang yung nabili ko. So, katulad nyo lang na ito, mga kahimas. Yan o. Bumili ako ng foam. May kasama siyang, ano, yan, strap. Ayan o. Yung backing pad adapter. Diba? So, pwede sa mga, ano, sa mga grinder, pwede. Kung wala kayong bopping, pwede siyang pang grinder. Pang grinder, diba? Ibala sa grinder. Ilang tips ko lang sa inyo. Para makatipid din kayo mga kahimas.
para makatipid din kayo. Kasi sayang, di ba, pera. Hindi naman natin pinupulot yung pera, di ba? Sayang din naman. So, magbabati muna ako nito. Ito mga handle. Yan, lahat ng handle. Babatin ko muna. Then, car wash. Sa car wash na lang yan para mawala itong mga rubbing compound powder. Yan. Siyempre, mag-aalis din ako ng mga tape. Yan. Huwag natin iyasa sa ano, pag tayo nag-detailing, huwag natin iyasa sa mga, para sa mga detailer, huwag natin iyasa sa mga car wash boy, sa mga porsyentuhan. Pero kung arawan, ay bahala na yung may-ari doon ng car wash, diba? Bahala na kung arawan. Kumbaga, tulong lang yung mag-arawan nga eh. Yan. Yung headlight, okay na rin po, nabating ko na rin. Kabilaan din yung taillight, okay na rin siya, nabating ko na rin. Yung procedure na pagbabating ko, ayan. Para sa mga bago kong viewers, meron po ako sa aking channel kung paano ako magliha, kung paano ako mag-apply ng rubbing compound, kung paano ako mag-bapping ng mga headlight, kung paano ako magtanggal ng mga watermark sa mga salamin, kung paano ako mag-engine wash, kung paano ako mag-apply ng wax bapping, kung paano ako mag-apply ng hand wax manual, kung paano ako mag-backlas ng interior detailing, kung paano ako mag-release ng kisame. Yan, meron po ako dyan sa aking channel. Pag-visit nyo na lang, mga kahimas. Ayan. So, magbapapping muna ako ng mga kahimas. Magbapapping muna ako ng mga handle. At yung mga mini-bapping, pwede rin po yung sa mga gilid ng pinto. Ayan. Pero katulad ng sabi ko, ang usapan namin ng may-ari nito, puro ano lang, exterior body painted. Kumbaga, labas lang ang babapping ko. Ano-ano yun? Headlight, syempre yung chrome, lilinisin ko rin, at yung body painted. Kasama rin yung handle, yan. Kasama rin yan. Hindi po kasama yung degreaming. Yung degreaming po kasi, kasama to. Binabapping yan. Yan. Lahat yan, kabilaan. Binabapping din, paikot. Kahit yung loob ng gas tank, binabapping din po yun. Then, yung loob ng makina, body painted na meron top coat, binabapping din po yun. Or depende sa mga detailer. Kasi nga po, katulad ng lagi kong sinasabi na magkakaiba ang mga diskarte ng mga detailer. Magkakaiba po. Ito ay share ko lamang po para sa mga walang alam kung paano ang pagbabapping, mga procedure. Ayan, visit nyo na lang po yung channel ko. Meron po ko dyan mga video ng mga tutorial para mga tulong, di ba? So yung mga imas, magbabapping muna ako nito. Yung mga handle. Okay. So ayun mga kaimas, nakatapos tayo sa handle, pagbabapping ng handle. Loob. Then eto na lang yung mga sulok. Nagamit ako na ng stick, then basahan na basa para matanggal yung mga rubbing compound na liquid na kumapit. Okay, pwede rin naman ano, mga degreaser, pwede rin yan. Degreaser. Then, bago ko siya binapping, ginamitan ko siya nito, liha. Yung loob ng handle. Yan. Nagliha muna ako. Then, yung step 2, yan. Step 3, yan. Yung step 2 ko ay, kasi nga, meron kasi siyang ano, ang marami yung mga taman ng kuko. Kaya nag-step 1 ako. Step 1 na rin po tawag dito, yung pagliliha. Then, in-applyan ko siya ng step 2 rubbing compound. 2.0 or step 2. Kahit anong brand, pwede po yun. At wax. Wax bapping. APC po gamit ko. Pwede rin yung mga, kahit anong brand, basta pwede siyang i-bapping. Pwede rin po yun. Pass ko rin po sa number 3 yun. At kung sakali naman po na may ano, ang... magaspang po yung ano yung area, magaspang po yung area ng body painted. Yung pagliliha po ay step 1 na 'yon. Step 1. Step 1 na po 'yon. Then 2.0 step 2 rubbing compound at step 3. Okay? Then yung isa kong discard diyan kapag wala siyang ano, kapag wala siyang overspray, pag wala siyang overspray, tanggalan nyo, i-car wash nyo muna, linisan nyo, tanggalan nyo ng asfalto,
Then, kung walang overspray, hindi kayo gagamit ng liha. Yan. Ang gagamitin yung compound ay yung 3M5955. Yan, katulad nito. Yan po gagamitin nyo pang step 1 para matagal po yung mga makapal na libag kapag wala po siyang overspray. Then, syempre, 2. Yan, 2.0 step 2 rubbing compound. And 3. Yan. Katulad ng sabi ko po ay maraming diskarte ng mga pagbabapping. Katulad ng mga yan, katulad lang ng mga yan, detailing, 3 step or bapping, marami pong diskarte. Ito po, share ko lamang para sa mga walang alam na gusto matuto at sa mga car wash owner na gusto magpa-detail kung ano-ano yung mga diskarte. Ayan, para magkaroon kayo ng idea po. Ayan. Bali, ito po ay body painted exterior detailing. So, bali, labas lang po, labas lang na pinabapping sa akin. Ayan. So, nakatapos sa handle. Then, ito naman yung mga sulok. Yung mga dumikit na mga rubbing compound liquid na kumapit. Kailangan naman natin linisin bago i-car wash. Siyempre sa mga sulok, yung mga rubbing compound, tanggalin din natin bago i-car wash. Sa loob ng gas tank, yan, meron din po yan. Basta lahat po ng mga sulok-sulok at lahat ng ganyan. Yan. Stick lang or basahan, pwede kayo gamit ng mga rubbing compound kung wala kayong steamer. Kung hindi nyo kaya gawin ng steamer. Para magkaroon kayo ng idea. Kasi po, ang pangit po kasi tingnan, after nyo i-bapping, hindi nyo lilinisin to. Namumuti po siya sa pangit tingnan. Kaya, share ko lang sa inyo ay linisin nyo po. Linisin nyo. Para matanggal yung mga rubbing compound liquid na dumikit sa mga sulok-sulok. So, okay na. I-car wash na lang, then hugas. At kung sakaling meron pa siyang lumabas na hologram, pwede nyo ulitin. Ano yung gagamitin nyo kapag meron pang lumabas na hologram or swirl mark? Ang gagamitin nyo po ay step 2 or 2.0 rubbing compound. Yan. Ito lang po gagamitin nyo. And then, yung pinakang top niya ay ito. Wax naman. Bapping wax. Yung pinakang top niya. Para magkaroon kayo ng idea, mga kahimas. Kasi po, meron po kasi instruction yung rubbing compound. Kung ano yung kaya niyang ikating na dumi or tanggalin na dumi. Meron pong instruction or direction. Kaya, basahin nyo palagi yung instruction, mga kahimas. Then, yung tutorial na pagbabapping, yung pag-a-apply ng rubbing compound, pag-a-apply ng bapping pad, meron po ko dyan sa aking channel para makuha nyo agad yung mga diskarte. Maingay po yung chinsu sa kabila. Pasensya na po kayo. Maingay yung chinsu. So, okay na po. Hindi ito. Hindi rin. So yung mga kahimas, kita guys for the next upload ng aking tutorial. Siyempre solo flight kaya lagi pagod. Kita guys for the next upload. Shout out sa lahat ng subscriber ko, viewers, sa mga bagong subscriber at sa lagi na nandyan, lagi nanonood ng aking mga video. Maraming salamat po. So kita guys tayo for the next upload itong Toyota Vios. Yan. Toyota Vios. Ito yung sunod natin na gagawin. Kaya, kita-kiss for the next upload. Thank you for watching. Keep safe and God bless. Bye-bye po. Thank you.